ng CPPNPA at ngayon co-chairperson ng Joint Enforcement and Monitoring Committee ng pamahalaan na si Veronica Tabara. Aminado siyang matagal silang naging bulag at sarado ang isip para kilalanin ang nooy Marcos Administration. Pero kalaunay, naramdaman nila ang sinseridad ng dating Pangulong Marcos para tuluyang matuldukan ang hidwaan ng dalawang panig, lalo na sa mga komunistang teroristang kilusan sa bansa. Para sa akin, napakamahalaga ito na ginanap yung recognition, pagkilala sa mga importanteng tao na nagpasimula, gumawa ng malaking hakbang, tulong para ang kapayapaan sa bansa ay makamit. Yung mga armed conflict, particularly sa pagitan ng pamahalaan at ng grupo namin na dating bahagi ng CPPNPA, ay nagkaroon ng pagkakataon ng mag-usap para sa kapayapaan, para sa mamamayan, para umunlad ang kabuhayan ng mamamayan. Kasi after all kami, nung naging bahagi kami ng CPPNPA, ang driving force naman ang karamihan sa amin ay social justice, solution sa poverty, sa kahirapan ng mamamayan. Ngayon, sa itinakbo ng armed conflict, nakita namin na may kamalian yung tinahak naming landas. Kaya humiwalay kami sa CPPNPA. Malaki rin ang pasasalamat ng kanilang grupo mula kay Pangulong Marcos Sr. hanggang sa kasalukuyang administrasyon na nabigyan ang mga kagaya nilang magsasaka at ordinaryong mamamayan na makapabuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tumagot. Hindi naman ibig sabihin na ang dahil ang isang tao ay may pagkakamali, wala na siyang nagawang maganda. Lahat naman tayo ganoon. And I think si President Marcos may magandang inumpisahan para sa pisto. It's not a revision of history. It's a fact na kailangan i-recognize natin. Samantala, para kay MNLF Chairman Normis Wari, na kilala bilang isang paksyon na kontra sa gobyerno noon, nagpasalamat rin kay dating Pangulong Marcos matapos nitong pangunahan ang pansamantalang usapang pangkapayapaan sa kanilang hanay hanggang sa tuluyan na silang naging bahagi ng pamahalaan. Any word to the great wisdom he has mentioned, except that I just pray to the Almighty God that the succeeding generation will learn the lesson of the past and will not commit another mistake, because this country was almost as a breaking point. But thanks to the leaders, the wise leaders of the Filipino nation, with us on the other side of the divide, we will able to come together and brought the loose end back. Until now, what they have and what we have done is still stands. Am I right? Of course. Okay. Mabuhay. Mabuhay. Chairman. Well, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment portion. We have reached the end of today's video. In behalf of my partner Wina and the rest of the Splat Communications and Simplified Strategic Solutions team, and thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.